ikawalong katotohanan tungkol kay Professor Clover. Si Clover ay isang kilalang iskolar sa O'Hara sa One Piece. Isang tao na nagawang tumuklas ng impormasyon tungkol sa sinaunang kaharian o Ancient Kingdom. At tila alam pa ang pangalan ng bansang iyon. Sayang patay na siya. Ano ang mga katotohanan tungkol kay Clover sa One Piece? Si Professor Clover ay nagmula sa O'Hara na matatagpuan sa West Blue. Ang kanyang edad sa insidente sa O'Hara ay 85 taon. Ang petsa ng kapanganakan niya ay 8 ng Abril. Ang kanyang taas ay 172 cm at ang blood type niya ay X. Sa One Piece Chapter 1066, sinabi ng katawan ni Shock of Vegapunk kay Nico Robin at sa ilan pang Straw Hats na kilala niya si Professor Clover, na inilalarawan niya bilang isang nangungunang leader sa arkeolohiya. Nagpunta si Vegapunk sa O'Hara. Ilang buwan matapos ang isla ay nawasak ng Buster Call ng Marine upang mag-iwan ng mga bulaklak sa memorya ni Professor Clover. Sa chapter na iyon ay isiniwalat din na kilala rin ni Monkey D. Dragon si Professor Clover. Talagang nagagalit si Dragon tungkol sa sitwasyon tungkol sa pagkawasak ng mga iskolar ng O'Hara at nagpasya siya na ang Queen of O'Hara ay hindi mamamatay kasama si Clover. Ang pagiging arbitraryo ng world government sa pagpatay sa mga iskolar ng O'Hara ay tila isang malakas na dahilan para magtayo ng hukbo si Dragon, na ayon kay Vegapunk ay hindi mahilig sa digmaan. Minsan ay naglakbay si Clover sa iba't ibang bahagi ng mundo, nangongolekta ng mga teksto na may kaugnayan sa kanyang mga interes. Ayon kay Vegapunk, maraming beses nang ikinulong ng Navy si Clover. Ang Ancient Kingdom, o Great Kingdom, ay isang misteryosong sibilisasyon sa One Piece. Lalo na dahil ang mga bakas tungkol sa kahariang ito ay nawasak na. At ang natitira ay karamihan ay ang mga inscription mula sa mga paneglyph, na talagang hindi masisira, batay sa mga tekstong nabasa niya mula sa paneglyph. Alam ni Clover ang pagkakaroon ng isang mahusay na sibilisasyon na nagtataglay ng dakilang kapangyarihan. Gayunpaman, ang impormasyon tungkol sa sibilisasyong iyon ay ganap nang natanggal. Nalaman din ni Clover na napagtanto ng mga dakilang sibilisasyon na matatalo sila sa alyansa ng mga bansa na makikilala bilang World Government. Kaya iniwan nila ang impormasyon sa paneglyph. Alam pa ni Clover ang tunay na pangalan ng Ancient Kingdom, ngunit nabaril siya bago niya ito masabi. Maikling ipinapakita sa Chapter 393 ang nakaraan ni Nico Robin. Matapos iwan ni Nico Olrea, umiyak si Robin. Pagkatapos ay ipinakita si Robin na mausisa tungkol sa mga aklat sa puno ng kaalaman. Alam ni Clover ang pag-iral ni Robin. At kinikilala niya si Robin bilang anak ni Olrea. Hinahayaan ni Clover si Robin na basahin ang lahat ng mga libro sa Tree of Knowledge. Si Clover at ang mga iskolar ng O'Hara ay naging kaibigan din ni Nico Robin. Namatay si Professor Clover sa insidente sa O'Hara. Ang huling aksyon ni Clover, Nico Olrea, at ng mga iskolar ng O'Hara ay ang mag-save ng maraming libro hanggat maaari. Ang Tree of Knowledge ay gumuho habang si Clover at Olrea ay nasa loob pa rin. Ang nakaaantig ay nasa bandang huli ay ipinahayag sa Chapter 1066 na ang sakripisyo ni Professor Clover at ng mga iskolar ng O'Hara ay hindi nasayang. Ang mga librong itinapon sa lawa ay hindi pinansin ng Navy. Pagkatapos ay kinuha ng mga higante ang mga aklat na ito mula sa lawa at dinala ang mga ito sa Elba. Ang kapitan ng mga higante ay isang lalaking natatakpan ng mga benda ang katawan. Ang nakabenda na kapitan ay tila si Jaguar D. Saol. Ang mga nilalaman ng mga libro ay kabisado ni Vegapunk, na ngayon ay nagpapatuloy sa pagsasaliksik ng O'Hara. Maaring mahanap at mabasa rin ni Nico Robin ang mga librong ito kung pupunta siya sa Elbaf balang araw. Sa Chapter 1020, may nakitang Clover, Nico Olrea, at maging si Jaguar D. Saol. Sa kasamaang palad, ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang mula sa illusionary mist na sinoman ni Black Maria. Actually si Clover,
Nico Olvia, at Jaguar D. Saul na nakita ni Robin ay mga tauhan ni Black Maria na handang umatake sa kanya. Walang pagdadalawang isip na inatake ni Nico Robin ang lahat ng mga ilusyong iyon. Ang voice actor ni Professor Clover sa flashback arc ni Nico Robin tungkol sa Ohara ay si Koichi Kitamura. Nakalulungkot, namatay si Kitamura noong 2007. Kaya iyon ay isang katotohanan tungkol kay Professor Clover. Ano sa tingin mo? Sabihin mo sa comments mga kapika. Huwag kalimutan ang mag-like, comment, at subscribe.